Hi sa lahat, it's me again, Low Carb Wingo. For today's video, kakain pero hindi magkakanin. Oo, tama yung narinig ninyo, kakain pero hindi magkakanin. Kasi kapag nag low carb tayo, alisin natin yung kanin. Dati, nung saling pusa pa lang ako, sa mga low carb groups at nakakakita ko ng mga success stories at transformation photo, sabi ko sa sarili ko, one day makakapag-post din ako ng ganyan at marami din ako may inspire. Akalain nyo yun me, mga low-carb mamshies? Ayan, ito na nga ako ngayon. Ine-enjoy ko yung way of eating ko kahit walang kanin kasi may mga low-carb veggies naman tayo na ipamalit sa mga kanin na yan. Kaya sa mga newbie o beginner na nagsisimula pa lang sa way of eating natin, ayan, mag-focus lang po kayo sa mga real foods. Usually, yan po yung mga pagkain na mababa yung carbs content at sugar content. Tulad ng mga karne, itlog, isda, at mga low-carb veggies. Sa mga condiments naman ay simplehan lang natin kapag meron tayong salt, patis, bagoong, at pepper, garlic, onion, ayan, pwede nyo yan gawin pampalasa sa iyong mga pagkain. Tapos, alam nyo ba mga ka-low carb, ayan, nakala ko dati hindi ako mabubuhay ng walang kanin. Kanin sa umaga, kanin sa tanghali, merienda, at sa gabi. Tapos, meron pa tayong midnight snack. Kapag nagutom na naman, magtitinapay na naman. Tapos, kapag nagutom ulit, magkakanin na naman. So, ayan, puro ka na lang gutom. Char. Alam nyo ba ngayon, hindi ko nalubos maisip kung paano ako nabubusog sa ganito. Na kahit walang kanin, ay kaya naman pala ng katawan natin. Pwede naman pala na kahit walang kanin sa lifestyle natin. Dahil ang main source of energy natin ay may tinatawag tayong ketones. Yes, ketones po yung tawag natin sa source of energy natin kapag nag-low carb keto tayo. Ang main source na yan ay kinakain natin na galing sa mga karne, itlog, isda dahil may fat po sila at protina. So ayan yung magiging source of energy natin kapag ito ay na-digest, nagiging ketones. So ayan, halos 5 years na akong naglo-low carb. Pero hindi naman pala kailangan ang kanin at iba pang high carbs. Sabi ko pa nga dati, rice is life. Pero kahit wala po yan sa lifestyle natin ay mabubuhay pa rin pala tayo. May energy pa rin pala tayo. Kahit na hindi na tayo kumakain ng kanin. Tingnan nyo guys yung progress ko dyan. Noong high carbs ako, mataba po ako. Tapos, noong nag-low carb na ako, bumaba po yung fat percentage ng katawan ko. Tapos, syempre, naiwasan na rin natin ng mga inflammation na mangyayari sa katawan natin. Kaya sa mga newbie o beginner pa lang dyan, mag-focus lang kayo sa mga pagkain natural tulad ng karne, itlog, isda, at mga low carb veggies. Siyempre, iwasan nyo lang yung mga dapat nating iwasan tulad ng kanin, pasta, noodles, processed foods. So ayan, sa mga newbie o beginner pa lang dyan, enjoy lang natin ang way of eating natin. Ayan, stay low carb, just eat real foods. Follow for more!